Momshies out there, my name is Anne and welcome back to my YouTube channel. For today's video, mga Momshies, nakita niyo naman sa thumbnail ko kung anong pag-uusapan natin. Today's video, isi-share ko sa inyo kung paano ko napa-increase ang aking breast milk supply. But before we begin, if you're new to my channel, don't forget to subscribe and click on the notification bell para ma-update ka sa mga new videos ko. I know maraming mga moms dyan, and especially yung mga first-time moms na naghahanap ng mga articles and videos kung paano mapa-increase ang kanilang breast milk supply. So before po ako mag-start, paalala lang po, hindi po ako expert. I'm just here to share it with you kung paano ko po napa-increase ang aking milk supply. This is based on my experience, so I hope makatulong po ito sa inyong lahat. Number one is Anli Latch. Kung familiar kayo dyan, maraming mami nagsasabi niya ng Anli Latch. Importante po yun. Pabayaan niyo po si baby. Kung gusto niyong dumede, sige lang, pabayaan niyo lang siya. Dahil isa yan sa mga makakatulong para mag-increase ng inyong breast milk supply. The more na mas empty yung breast mo, the more na magbibigay siya ng signal sa katawan mo na kailangan ko pa palang mag-produce ng maraming milk kasi malakas ang demand. Malakas ang demand ni baby. So, hayaan mo lang. Sa experience ko, sa second baby ko, malakas po siyang dumede and pinapabayaan ko kahit na sobrang pagod ka, puyat ka, at saka masakit magpadede ha. Lalo na, alam ko, sa lahat ng mga mommies dyan, lalo na yung mga first-time moms dyan, masakit talagang magpadede. Pero, after ilang weeks, mawawala din yan. Okay, next is to eat lactogenic foods. One of the important factors sa pagpapa-increase ng breast milk supply ang pagkain, mga moms. Importante yan. Alam kong mapapanganak nyo lang, dapat makarecover and at the same time, dapat yung mga food na kinakain nyo ay rich in vitamins kasi nagpapadede ka. Dahil kung ano yung tinitake mo, yun din ang tinitake ni baby. So, kailangan masustansyang pagkain ang kinakain mo. On my experience, ang ginagawa ko po, number one na hindi dapat mawala sa food is malunggay. Kung hindi naman siya available dun sa ulam, ay gumawa ka ng malunggay tea. Okay, for me, nagpre-prepare ako ng malunggay tea. So, isi-share ko sa inyo kung paano ko siya prepare. Napakadali at napakamura kasi available lang ang malunggay anywhere. Minsan, libre pa yan kuha sa kapitbahay or pwede yan sa likod bahay ninyo. Meron yan available. Paano ba yung preparation ng malunggay tea? Napakasimple mga moms. All you have to do is to prepare the malunggay. And then, after that, prepare a 4 glasses of water sa isang kaserola. Tapos, ilagay niyo lahat ng malunggay doon. Siguro mga 3 tangkay ng malunggay, pwede na yon. Himayin niyo lang siya at isama niyo rin yung pinaka parang tangkay niya, yung maliliit na tangkay. And then, pakuluin niyo lang siya for 10 to 15 minutes. And then, that's it. If it's up to you if you want to put honey or calamansi or whatever. But for me, sa akin, wala akong ibang nilalagay kasi okay naman yung taste niya. Siguro, in a day, nakaka-4 glasses ako. 4 to 5 glasses. And mas gusto ko siya ng hot. Next, aside from that, if mahilig ka sa coffee or chocolate or milk tea, meron akong tinake na lactation aid. Ilalagay ko sa description box kung saan siya available. And that's 20 pesos per sachet. And napakasarap niya. But right now, hindi na ako nagtitake nun kasi additional cost and okay naman na rin yung milk supply ko. Next is kumakain ako ng masusustansyang pagkain like vegetables and fruits. Hindi nawawala yung okra, pumpkin, pechay, malunggay. And then sa fruits naman, ang kinakain ko lang parati ay papaya and apple. Nakatulong din siya para makapag-increase ng milk supply ko. And of course, hindi lang yon. Dahil makakatulong yan sa katawan ninyo para makarecover. And at the same time, syempre, kung normal delivery ka, mas maganda na high in fiber yung kinakain mo. And kumain kayo ng masasabaw na pagkain. Importante yan. Nung nanganak ako,
ang unang kinain ko ay lugaw. And then, after that, kumain din ako naman sa sabaw na pagkain. Sa uwi naman ako ng maraming sabaw para dumami yung aking milk supply. Sabaw pa more! And then, of course, mom, Sabi nga ni Mia, drink your water, B. Ibig sabihin, stay hydrated! Uminom ka ng maraming tubig. Kailangan niya ni mommy, don't forget to drink your water as much as possible. Kung kaya mo umubos ng 2 liters a day, magdadag ka ng extra para makapag-produce ka ng maraming milk. And then, kumakain din pala ako ng oatmeal cookies. Ang oats kasi ay isa sa mga lactogenic foods yan. So, since si ate ay nagbibake ng cookies, so kung interested kayong umorder, sabihin mo lang ako. Yun, effective naman siya sa akin so far. Nakakatulong din siya para magpa-increase ng breast milk supply ko. Ito ang mga moms. Importante to. Huwag kayong mag-diet. Personally ako nung nanganak ako, inisip ko, kailangan ibalik ko na yung katawan ko dati kasi ang laki ng tinaba ko. Parang 70 kilograms ako noon or 75 ata nung nanganak ako. I mean, 75 ako nung bago ko manganak, 75 kilograms ako. And then, syempre, atat na atat akong mag-diet. Pero inisip ko, ay, hindi pala. So, mga mommies, remember, this is not yet the right time para mag-lose ng weight. Dahil kung ikaw ay magda-diet at hindi ka kakain masyado, wala ka rin mapuproduce na milk. Okay, tapos na tayo dun sa food. So, ngayon naman is yung power pump na sinasabi nila. Ngayon, since back to work na ako, nagpa-pump ako. So, nagpa-pump ako 3 times a day, 4 a.m., 9 a.m., and then between 3 to 4 p.m. Kung tatanungin niyo ako kung ilan ang napoproduce kong milk per day, in total is 470 ml. So per session, nakaka 140 ml ako. Dun sa 140 ml na yon, combined na right and left breast na yon, so per breast kasi 15 to 20 minutes akong nagpa-pump. So combined na siya. So pagdating naman sa gabi, nagpapa-unrelatch na okay. And then of course, hindi pa rin mawawala ang supplement. Alam ko, sa mga mommies dyan, mayroon tayong mga preferred na brand or yun yung mga nareseta ni Doc sa atin. But for me, ang tinitake ko is Natalac. That's 250 mg per capsule. So, ang tinitake ko, 2 capsules a day until now. Kasi pinag-take na ako ni Doc ng Natalac. Around 7 months ata ako noon, sinabi niya na you need to take this para paglabas ni baby is ready na yung milk mo. So, effective naman siya. So, kung may mga preferred kayong brands dyan, or yun nga, as I have said a while ago, kung may mga na reseta na sa inyo, then, yeah, take nyo lang. And then, last but not the least, itong pinaka-challenging sa lahat, lalo na sa mga first-time mommies dyan. But for me, kahit na pangalawang anak na to, ang hirap pa rin siyang gawin is to get enough rest or get enough sleep. Pero ito, tatanungin ko mga mami sa baka na-experience niya na to. Pag si baby ay tulog at sobrang haba ng tulog, that's the time na parang gising na gising ka. Pero kapag si baby ay gising na gising, ikaw naman yung sobrang pagod na pagod. Pero mga momshies ha, importante talaga ang pagpapahinga dahil nga nagpapadedica at the same time, kapapanganak mo lang, so kailangan ng katawan mo makarecover. So, napaka-importante ang pagpapahinga. Hindi ka naman makatulog sa gabi dahil nga si baby ay dumedede and sa umaga ay mas mahaba yung tulog niya. Sabayan mo na lang si baby matulog sa umaga or kung kaya mo naman mag-rest for a short period of time through the day, then gawin mo para at least nakaka-relax yung body mo. At least yun, makakatulong din yun sa pag-increase ng inyong milk supply. Okay mga moms, I think that's it. Lagi nyo pong tatandaan na kumain ng masustansyang pagkain, stay hydrated, drink your supplement,
huwag muna kayong mag-diet dahil hindi pati yung tamang panahon para mag-diet mga moms. And of course, get enough sleep. And of course, paalala lang mga moms, I'm not an expert. Shinare ko lang ito based on my experience. And I hope you enjoyed this video and I hope nakatulong po ito sa inyo. Happy breastfeeding mga mommies! Keep safe everyone and God bless!